is fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Bunsod ng pakikipagkalakalan ng mga sinuunang Filipino sa mga Arabong Muslim ay nakarating sa Pilipinas ang isang mahalagang impluwensyang umambag sa mayamang kultura ng mga Filipino, ang Islam. Ang Islam ay isang relihiyong may paniniwala sa iisang Diyos, si Allah. Itinatag ito ng propetang si Muhammad bandang 600 CE. Quran ang tawag sa banal na aklat ng Islam. Makikita rito ang mga rutang pangkalakalang tinahak ng mga Arabong Muslim sa Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng mga rutang ito, ay nakarating sa Pilipinas hindi lamang ang mga dayuhang kalakal, kung hindi maging ang impluwensyang Muslim. Tunghayan sa timeline ang naging paglaganap ng Islam sa Sulu. Taong 1210, pagdating ng mga Arabong mangangalakal sa katimugang bahagi ng kapuluan. Taong 1280, dumating sa Sulu si Tuan Masyaika, itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Nakipag-isang dibdib siya sa anak ni Rahasipad at nagsimulang magtatag ng pamayanang Muslim sa Sulu. Taong 1380, mula Malaka ay dumating si Karim ul Makdum sa Sulu at nangaral ng Islam. Taong 1390, dumating si Rahabaginda ng Palembang sa Sulu. Matagumpay niyang nahikayat ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Muslim. Taong 1450, dumating si Abu Bakar mula sa Palembang. Siya ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaang batay sa Sultanato ng Arabia. Sa panahon ni Abu Bakar, mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulu. Samantala, noong huling bahagi ng ika-15 siglo, nanguna sa pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao si Sharif Kabungsuan mula sa Johor, Malaysia. Siya rin ang nagtatag at naging unang sultan ng pamahalang itinatag niya sa Mindanao. Mula sa Sulu at Mindanao, ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Luzon at sa Visayas. Gayunpaman, mabilis ding natuldukan ang paglaganap na ito sa pagdating ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo. Nagtungo ang mga Filipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili mula sa mga Espanyol. Sa kabila ng hangarin ng mga Espanyol na binyagan ang mga Muslim sa Kristyanismo, patuloy pa rin pangunahing paniniwala ang Islam sa rehiyon. Pag-aralan natin muli! Ano ang tawag sa relihiyong may paniniwala sa iisang Diyos na si Allah? Ang Islam. Kailan at sino ang nagtatag ng Islam? Itinatag ito ng propetang si Muhammad bandang 600 CE. Ano ang tawag sa banal na aklat ng Islam? Ang Quran. Kailan dumating ang mga Arabong mangangalakal sa katimugang bahagi ng Pilipinas?
noong 1210. Sino ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas? Nakipag-isang dibdib siya sa anak ni Rahasipad. Si Tuan Masyaika. Noong 1380, sino ang dumating sa Sulu mula sa Malaka at nangaral ng Islam? Si Karim ul Makdum. Noong 1390, sino ang dumating sa Sulu at matagumpay niyang nahikayat ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Muslim? Si Raja Baginda ng Palembang. Kailan dumating si Abu Bakar sa Sulu? Noong 1450. Sino ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu? Si Abu Bakar. Ano ang iba pang pangalang ipinagkaloob kay Abu Bakar? Sharif ul Hashim. Sino ang nanguna sa pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao noong huling bahagi ng ika-15 siglo? Si Sharif Kabungsuan mula sa Johor, Malaysia.